So yun, what's up mga kapip? So yun, what's up mga kapip? Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. At ngayon, isa, gagawa na naman tayo ng panibagong video. So yun, at ngayon, isa, pag-uusapan natin is magkano nga ba ang kinikita ng isang katulad kong GrabFood rider na part-timer lang. So kung magkano yung kinikita namin sa kada isang biyahe. So yun, ngayon isa sisimulan natin ngayong araw na to. So samahan nyo ako mga kapipsi. May celery kaya ate? Isang malaking tali nga po. Tapos talong, apat na peraso. Ha? 50, tapos 1/4 na luya. Sibuyas 1/4 din, tapos bawang 1/4. Bawang te, 1/4 din. Tapos pare sibuan na lang ako te. 20 minutes later. So yun, what's up mga kapipsi? Ang hirap maging katulong. Grabe, yung dumating pala sa aking booking ngayon mga kapipsi sa Grab Express pabili. So kung ano yung ninote ni nung customer, so ayun yung bibiliin ko. So like ngayon, namalengke ako, gulay. So yun mga kapipsi, back to the topic tayo ngayon. Ang kayang kitain ng katulad ko mga part-timer Grab rider is depende sa sipag mong magbiyahe. Depende kung anong oras ka lumalabas. Depende din kung may malupitan kang technique. So ako tulad ko is kumikita ako na 400 a day. Good for 3 hours na yun mga ka-50. 2 to 3 hours mga ka-50. Mababa na yung 400 a day ko. So nasa akin na yun kung anong oras ko gusto lumabas, kung anong oras ko gusto magbiyahe. Nasa akin yun mga ka-50. So ito sa part time ko lang naman. So pag nahiliga ko lang magbiyahe, doon ko lang siya bubuksan. Kunyari, gusto kong magkaroon ng budget sa gala namin ni Ruth, doon ko lang din siya bubuksan para makakuha ko ng other income ko mga kapitsing. So meron ako mga kaibigan, isa malaking kinikita nila dito. So yung iba nag-resign sa trabaho, yung iba magagandang trabaho pa yung trabaho nila last time. So katulad ko din, may trabaho din ako mga kapipsi sa Makati DRRM. So kaya eto, nagpo part time. Dating part time ko isa photography din, nawala dahil pandemic, kaya naging Grab riders ako mga kapipsi. Ay, license. Kapipsi, nahigpit kasi dito sa Kasha State, kaya kailangan mong mabigay yung lisensya, kung anong man valid IDs mo na government, basta government, kailangan mo mapakita sa kanila. At i-scan lang naman nila yun, then ibabalik din nila yun. So yun, balik tayo dun. So may mga kakilala ako na dating call center, ngayon isa nagpo full time delivery rider ngayon sa Grab. So yung kinikita nun ngayon, depende. So meron na mga kakilala kumikita sa 8 hours nila is 1,500. Pag 12 oras naman, halos kumita sila ng 3,000, so 4,000 kasama na incentive dun mga kapipsi. So biruin mo sa isang araw times 30 mo yun. So di ba? Sobrang laki mga kapipsi. Depende pa yan sa sipag at syaga mo dito sa pag-grab natin mga kapipsi. So yun, at ngayon
ngayon, nag-deliver tayo ngayon. Unang labas ko ngayon. At mamaya, kukumputin natin yung mga kinita ko, mga kapitid, kung magkano ang kinikita. Nakatulad kong part-time Grab rider. Para malaman nyo din, mga kapitid, kung magkano. So yun, tara, samahan nyo ako, mga kapitid. 20 minutes later. So yun, mga kapipi, first booking is done. So unang booking ko is 159 pesos. So not bad. may 159 pesos ka na, di ba? So ngayon, antay tayo ng pangalawang booking ko. So kahit mga katatlong booking ka lang dito, wala ka nang problemahin, mga kapipi. So ngayon, antay tayo ng pangalawang booking. Sana magkaroon ulit. Para dire-diretso yung biyahe natin, mga kapipsi. Nasira pa yung cellphone holder natin, mga kapipsi. Mahirap magbiyahe ng Grab hanggat wala kang cellphone holder kasi hindi mo makikita. Lalo na pag bumabase ka sa Waze, mga kapipsi. Hindi mo talaga siya makikita kasi makikita, nakatago yung cellphone mo, hindi visible sa paningin mo, dapat nandito lang yung cellphone, mga kapitsi. So ayun, at kung gusto niyo talaga maging isang Grab rider at maging best din kayo para sa sarili nyo, like cellphone holder, magbawad ka ng maraming tubig. Siyempre kasi hindi bihira ang laging nasa labas, katulad ng gantong panahon, mainit, so kailangan natin magbawad ng tubig and extra money. And be ready sa mga Facebook. So madami kasi kumakalat ngayon na fake booking, mga kapitid. So yun, vlog update, mga ka-50. Sa ngayon, isa pa lang ulit yung delivery natin. So isa pa lang yung booking natin, mga ka-50. And naka-uwi na ako, mga ka-50. So may pangalawang booking sana ako kanina. And tinanong ko kung ano yung ipapadala, mga ka-50. So kulungan daw ng aso na foldable. So ako, hindi ako pumayag na kunin ko yun, mga ka-50. Dahil kahit anong galing natin sa pagmamaneo, kahit anong ingat natin sa pagmamaneo, basta pag mga ganong kalalaking ano na, malalagay tayo sa disgrasya. Siyempre ako sa sarili ko, alam ko yung mga dapat na i-load lang sa motor, hindi yung mga ganon na pag-racing. Aray. So yun, pupunta muna tayo kay Maribet Aquino sa kay Kiki Clothing. So yun, shoutout Kiki Clothing. So may kukunin tayong damit sa kanya, tigis sa amin ni Ruth dun. So two-tone yung damit na yun, so army green. So yun, samahan nyo mga kapipsi at pumunta na tayo kay Maribet Aquino. Diyan lang naman sa may barangay restriction, malapit lang naman. Charao, Kick Clothing, yan. Kung gusto niya ng mga kalidad na design at kalidad na shirt na t-shirt, ayan, message niya lang yung Kick Clothing at ibababa ko yung link niya sa description ko. So puntahan niya na lang, mga ka-50, at tignan niyo yung mga bagong design. At ngayon, isa, may bagong lalabas yung design ngayon. Yan, yung retro music.
So yun, napakaangas. Abangan nyo yun mga kapitsi. Napakaangas ang design na yun. So yun, habang wala pa tayong booking, pumunta na tayo sa kanya kasi pwede naman tayo magantay ng booking na nandun tayo. 20 minutes later. So yun, what's up mga kapitsi? Ngayon, yun, nakuha ko na yung shirt kay Miss Maribel. Kay Kiki Clothing. So yun, suot ko na mga kapitsi yung damit na Kiki Clothing. So, napakaganda. And napakaganda ng tela. So, high quality na tela yung ginamit dito, hindi titisugin mga kapitsi. So, kahit laban mo siya, nung paulit-ulit, hindi siya nag-stretch. Hindi siya katulad ng ibang tela na pag nilaban mo, kupas agad, tapos lumalapan. Ito, pag nilaban mo, wala lang, parang wala nangyari. Kahit paikot-ikot mo na ilang beses sa washing machine, walang mangyayari mga kapitsi. So yun, at ngayon, nantay tayo ng booking ngayon dito mga kapitsi. 3 hours later. Vlog update mga kapitsi. Ngayon, pangalawang booking natin. Kanina pa dapat yung pangalawa, nag-cancel yung isa, pero okay lang. So yun, ito pangalawang booking natin to mga kapitsi. So, papunta ang BGC Binit. So yun mga kapitsi, tara, samahan niyo ako ulit. Tapos na yung pangalawang booking natin. So ngayon is antay ulit tayo ng booking. Ang kulit. Grab food. Dun 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 dun. So yan, hintay-hintay ng booking. Sana pasukan agad. May pumasok mga kapitsi. Ah, grabe, extra sulit. Saan to? Ridgewood Tower. Sige po, papunta na po ako. Thank you. Dito na tayo sa Ridgewood mga kapipsi. And message mo na natin mamaya, bigla mag-cancel. Dito yung nag-cancel na pangalawang booking ko dapat mga kapipsi. Many tic-tacs later. So yun, what's up mga kapipsi? Ngayon is pag siniswerte ka naman talaga is nakakota na ako mga kapipsi. And wala na akong ito na yung last sa biyahe ko. Kumbaga kota na, diba? So, kompleto na yung apat na booking natin mga kapitsi. So, and total na lang natin mamaya kung magkano yung kinalabasan. So, ayan mga kapitsi. Pauwi na, pero may biglang may pumasok. So, ayan, tara. Samahan nyo mga kapitsi. Let's move on! Let's rock and roll, baby! So yun, yung huling pumasok sa atin pala mga kapitsi sa Grab Express pabili. So yung tatlong yun naka-open sa atin, Grab Food, then Grab Express, then Grab Express pabili. So yung tatlong yun, bahala na kung sino maunang pumasok. Hindi, wala naman akong pinipili, basta lahat hanggat kaya ko i-deliver, i-deliver ko. Wag lang yun, syempre yung sobrang bulky. Ano natin yun, isa kukontrahin natin katulad nung kanina mga kapipsi, cream daw ng aso. Pag send ng picture, sobrang laki mga kapipsi. Siyempre, hindi ko na isa sa alang-alang yung kaligtasong ko dun, diba? Safety first mga kapipsi.
siyempre di din naman alam na mga delivery ay delivery tuloy. Di din naman alam na recipient kung okay lang ba 'yung ganoon. So dapat may mag-aano sa kanila, mag-question. So parang ko-kontra. So papaliwanag mo, hindi naman sa kontra na ano. So ipapaliwanag mo kung ano 'yung mga dapat at dapat na ipadala. So siyempre, dapat alam din nila 'yung kaligtasan ng rider. Diba? So yun mga kapipsi, tara, samahan nyo ko. One pathetic soap story later. Salubungin na natin yung client, recipient, customer. At nandito siya, pababa na. Vlog ba? Naka-vlog ka ba? Yeah, shout out! Shout out! Nihintay ko eh, intik yung ano ko eh, customer eh, hindi kami magkaintindihan eh. Ha? Puro prutas lang, 1,200 nandito sa likod. Yes, susunod ako doon. Ah, 1,200. Bali may delivery fee pa po na okay, wait lang pa, meron pa po ma'am, wait lang pa. Sir, ma'am, kulang pa po kayo ng 201 po, 201 pa po, eto po. Wait lang ma'am, may change pa po kayo. Change po. Ah, okay na po. Thank you. Sambay ito ma'am. Binigyan ako na tip ang laki. 50 din to. Ay hindi, 49. One pathetic soap story later. So yun, what's up mga kapitsi? And ngayon, nandito na tayo sa store ng Emma. So gusto niya naman na masasarap na pagkain, search niya lang yung Emma's Kitchen sa Facebook. Then i-share ko na lang din yung link dito sa description ko, tignan niyo na lang below. So yun mga kapipsi, ngayon nandito na, katatapos lang natin magbiyahe. So nag-start tayo ng 3 o'clock magigot. So 3 o'clock p.m. to 7 o'clock p.m. So estimated natin 3, 4, 5, 6, 7. So, mga na sa 4 hours tayo na sa labas o sa biyahe. So, yung total earnings natin sa loob ng 4 na oras is punta tayo na, tingnan nyo mga ka-50. Punta tayo ng job history. Baba natin yung brightness. But, punta tayo ng job history. Ayan. Nakikita nyo dyan is 524. 4 jobs completed. So, apat na biyahe yung nakabipsi na completed ko. So equal is 524. So meron pa yan plus 60 pesos kasi may incentives akong pumasok. Kumbaga tawagin nila is butas may ibang rider. So 55 gems ako, equivalent of yan, 60 pesos. So total natin, job history, plus sa job history 524. So 524 plus 60, kabuo ang total natin is 584. So yan, not bad sa 4 hours sa biyahe natin sa labas. So wala ka namang ginagawa, pwede ka mag part time. So pwede ka mag-apply through online sa Grab. So kung online naman sila lahat ng mga delivery courier, through online na. So pwede kayong mag-apply. So sayang kasi kung ikaw itatambay sa loob ng bahay nyo, umarap kayo ng parang para kumita kayo. So
So, syempre, lahat ng bagay dito sa mundo ay sa paghihirapan natin. Hindi natin pinupulot yung pera. Lahat yan, pinaghihirapan natin yan, mga kapitsi. So, yun. Siguro, dito ko na siguro tatapusin tong vlog na to. Sana magustuhan nyo to. Ito yung buhay na isang grab rider. So, yun, mga kapitsi, sa mga gusto mag-apply, apply na. So, ibababa ko din yung link ng pwedeng pag-apply ng grab. Sa baba. Tingnan nyo sa description. So, description ng channel ko. So yun, dito ko natatapusin itong vlog na to. So, lagi tatandaan, pasa lupa, ingang malalim, and peace. So, yun.